ating pong itoon ng ating mga puso't isipan sa pagdakila sa Kanya. At ating pong pagbulay-bulayan ng ating mga damdamin, ng ating mga iniisip at iayon sa Kanyang kalooban. Bilang pagbulay-bulay at panawagan na sambahin ang ating dakilang Diyos, nais ko pong kayanyayahan na buksan ang ating Biblia sa aklat ng Juan. Ang kapitulo po ay 4 at ang talata ay 19 hanggang 23 o 24. Ang sabi po dito, mga kapatid, sinabi sa kanya ng babae, kasaysayan po ng babaeng Samaritana, "Ginoo, nakikita kong ikaw ay isang propeta. Sumamba ang aming mga ninuno sa bundok na ito. Ngunit sinasabi ninyo na ang lugar na dapat pagsambahan ng mga tao ay sa Jerusalem." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Babae, maniwala ka sa akin na darating ang oras na inyong sasambahin ng Ama hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nakikilala. Sinasamba namin ang nakikilala namin sapagkat ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. Subalit dumarating ang oras at ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at Katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong sumasamba sa Kanya. Ang Espiritu ay Espiritu, ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at sa Katotohanan." Ang oras po na ito, mga minamahal, ang tinutukoy ng Panginoong Jesus na dumating ang oras na dapat po nating sambahin ang ating dakilang Diyos sa Espiritu at Katotohanan. O, sambahin po natin at purihin ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay lumuhod, awitin po natin ang Holy, Holy, Holy. Patuloy naming pagsamba, O Diyos, ang hiling po namin, kayo po ang manguna sa aming kalagitnaan, lalo na sa aming mga puso't isipan. Ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen.
Bago po natin maligaya ibalik ang ating mga bukal sa puso at tapat ng mga handog at ikapo, nais ko pong basahin at pakinggan natin ang espesyal na panawagan para sa ating lahat ng mga tapat na katiwala. Sayo po dito sa ating babasahin noong May 13, 2017, Disaster and Famine Relief. Ang tulong para sa mga nasalanta ng kalamidad at nakakaranas ng kagutuman. Sinasabi po sa atin ang ating Panginoong Hesus sa Lucas 21, talatang 11. There will be great earthquakes, famines, and pestilence in various places, and fearful events and great signs from heaven. Magkakaroon, makakaranas tayo ng malalakas na mga lindol at nga pinaranasan natin dito. Mga matitinding kagutom at mga salot sa iba't ibang lugar at mga katakot-takot kahindik-hindik na mga tanda mula sa langit. We know that the hardship faced today are signs of Jesus' soon return. Alam po natin ang mga kahirapan at mga kabagabagan na ating nararanasan ay palatandaan ng tiyak at malapit ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. By our offerings today, we can serve our neighbors. Sa pamamagitan po ng ating mga bukal sa kapusong kaloob, handog, na ating dadalhin sa Panginoon, ay magagawa nating ipamalas ang ating pagkalinga sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kapatid sa buong sanlibutan na nakakaranas ng ganitong mga kahirapan at kapighatian, who are suffering in crisis and whose lives are being threatened by famine. At yung mga kapatiran natin sa iba't ibang panig ng sanlibutan na sila'y nakakaranas din ng iba't ibang kalamidad at mga banta ng kagutuman. Many of us wait until a disaster strikes or until lives are being lost before making a contribution to emergency work. Marami daw sa atin ang naghihintay pa na marami nang napahamak na buhay na salantang mga ari-arian bago po tayo magkakaloob ng ating tulong o handog sa mga nangangailangan. It is a fact, however, that acting in preparation saves more lives, and in giving in advance makes the preparation go farther. Sabi katunayan, kapag tayo po ay nagkaloob ng mas maaga, kahit wala po ang mga kalamidad, ang mga kasalot na ito, ay tayo nakakatulong sa pagliligtas ng mas maraming buhay. Katunayan, bawat US dollar o bawat peso sa ating kapanahunan na ibinibigay is worth $7 in emergency response. Kaya yung pong piso ay magiging 7 piso ang katumbas kung maaga nating ipagkakaloob sa gawain ng pagtugon sa mga nangangailangan. Disaster and Famine Relief Fund support the Adventist Development and Relief Agency and Adventist Community Services, the humanitarian arms of our church around the world and in the United States. Yung pong ating mga kaloob para po sa mga kalamidad, sa mga gutom at mga lindol, iba't ibang sakuna, ay ito'y magbibigay ng pagkalinga at suporta sa ating ADRA at sa ating ACS na siyang sangay ng ating iglesia sa buong sanlibutan at sa United States of America. Regularly, the GC receives a portion of offerings via the divisions and redistributes the funds to mission projects and institutions. ADRA and ACS are included in that list. Additional offerings for ADRA or ACS may be given on a marked envelope. Sabi, regular na kalalagayan, ang ating General Conference tumatanggap ng mga handog galing po sa mga division. At itong mga handog na tinanggap ng General Conference, ito po'y ibinabalik, ipinagkakaloob sa iba't ibang proyekto ng ating iba't ibang misyon at institusyon. Kaya ang ADRA po at ang ACS ay kasama doon sa listahan na napaglalaanan ng pundo na galing sa ating punong tanggapan sa General Conference. Ang panawagan, our regular contribution to God's cause will change lives in the very worst of circumstances. Our support of ADRA and ACS is more than money. It means shelter, clean water, emergency food, protection, a lifeline, and support in God's love in action. Ang ating palagian o regular na pagkakaloob sa gawain ng Diyos ay makakatulong upang maraming buhay ang mabago, lalo't higit doon sa matitinding sitwasyon na nangangailangan sila ng ating tulong o ng ating ayuda.
Ang ating suporta sa ADRA ACS ay higit pa sa salapit. Ito'y nangangahulugan ng pagtatayo ng mga tahanan, malinis na tubig, at mga pagkain pang mapabilisan at proteksyon sa kanilang buhay. Ang pagbibigay natin ng handog ngayong Sabat na ito ay pagpapakita ng ating gawa ng pag-ibig. Panalangin, Panginoon Diyos, thank you for the privilege of supporting the relief work around the world. Salamat po na bigyan niyo kami ng karapatan at kagalakang suportahan ang gawain pangkalamidad, pangkahirapan sa buong sanlibutan. Bless those who are delivering the aid. Pagpalain niyo po ng sagana ang lahat ng maligayang nagkakaloob para sa gawain ito. Amen. Ngayon po tutungo ang ating mga lingkod ng mga Giacomo upang tanggapin ang ating maligaya at bukal sa pusong mga handog para tugunin ang gawain ng Panginoon sa buong sanlibutan at sa ating bansa. Palain po tayo ng Panginoon sa umaga ito. Awitin po natin ang nasa hymn number 94, May Ulan ng Pagpapala. May ulan ng pagpapala, ito'y pangako ng Diyos. May panahon na ginhawa, buhat sa manunubos. Ulan ng pala na ating kailangan, pumapatak na ang awa, ngunit aming Ama ng tahanan sa mga langit. Maraming salamat po sa inyong kabutihan na ipinaranas, pinalasap sa amin lahat. Kung kaya narito po, may kagalakan ang aming mga puso na aming binabalik sa inyo ang mga bagay na pinagkatiwala niyo sa amin upang ito po'y magamit sa pansamlibutang gawain, lalo't higit po sa huling panahong ito na sunod-sunod ang iba't ibang mga kalamidad, mga trahedya, mga kahindik-hindik na palatandaan sa langit na napakalapit na ng pagbabalik na ayong Panginoong Jesus. At ganoon din po ang mga tapat na ikasampung bahagi na ibinalik ng inyong bayan. Patuloy nyo nga pong ibuhos ang saganang pagpapala sa bawat sa amin upang ang lahat ng ito ay gamitin din
bilang pagtugon sa ikatatapos ng inyong banalagawain sa lupang ito. At magkaroon kami ng lahat ng buhay na mapagbigay, mapagmahal na gaya ng aming Panginoong Jesus. At kung matapos na po ang aming gawain, kami lahat ng mga tapat na katiwala ay maligayang anyayahan ninyo para manirahat makasama nyo sa tahan ng walang hanggan. Salamat po sa inyong kabutihan at pagtugon sa aming dalangin. Pinapasalamatan po namin alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Sa ating pagpapatuloy, awitin po natin ang nasa hymn number 12, 1-2, Umawit sa Kagalakan. Nais ko pong anyayahan kayo na buksan ang inyong mga banal na kasulatan sa aklat ng Epeso, Kapitulo 3, Talatang 20. Ako po ay babasa buhat sa salin ng ambagong ang Biblia. Sinasabi po dito, ngayon, sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Tayo po ay sama-samang maniklohod. God.
Ama naming banal na antahan na nasa mga langit, sumainyo ang pinakamataas na papuri sa oras na ito. Tunay na karapat dapat kayong sambahin sa buong sanlibutan at wala ng iba. Ngayon ay amin pong pinagpapasalamat ang muling pagkakaloob ninyo ng karapatan upang kami makasamba sa inyong banal na harapan sa banal na araw na inyo itinalaga sa inyong bayan. Narito po ang inyong mga anak ay nakahanda upang tumanggap ng pagpapalang espiritual. Inyo pong ipagkaloob sa amin ng patuloy na pangasiwa buhat sa banal na espiritu. Kasihan kami ng karunungang makalangit upang lubos naming maunawaan ang inyong pabalita sa tanghaling ito. Pagpapalain niyo din po ang inyong gagamiting lingkod na inyong inihanda ang inyong pabalita buhat sa kaniya na kung saan kanyang ibabahagi ito sa bawat sa amin kay Pastor Joel Sarmento. Inyo ipagkaloob dakilang Diyos ang patuloy na katalinuhan at ang patuloy ninyong pangasiwa ang maranasan niya at lubusin po ninyo at puspusin po ninyo sa pamagitan ng banal na Espiritu. O mahal na Diyos, kami po inyong pagpalain sa amin pong pakikinig at sa amin pong pagtanggap ng inyong banal na salita sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Salita ay gagaya po ng nagararaming pastor ng South Central Zone Conference na nagtapos po sa Adventist University of the Philippines. At pagkatapos po ng kanyang pag-aaral, siya po ay naglingkod sa maraming distrito at iglesia sa Central Zone Conference. At isa po siya sa mga natatanging pastor. Isa po siya sa mga innovative pastors ng CLC. Nang mabalitaan niya na ang Amazing Facts ay mayroong College of Evangelism sa Visayas, ito yung kanyang pinuntahan, at dinala sa kanyang pinaglilingkuran church sa Manila Center Church, at nagkaroon sila ng kasunduan na mula noon hanggang ngayon ay naroon pa rin ang Amazing Facts College of Evangelism, kung saan nag-treat-train ng mga laiko na maglingkod sa ating church. At nagkaroon din siya ng innovation na mag-produce ng ilang programa para sa television, at sila'y nagkaroon ng kulang-kulang na tatlong taon na pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa PTV4. At dahil doon, nung magkaroon po ng Kinkinyo Meeting ang North Philippine Union Conference noong 2015, nahalal po siya bilang Communication Director ng North Philippine Union Conference. Mga kapatid, atin pong pakinggan ang minsan ng Panginoon sa tanghaling ito sa magitan po ni Pastor Joel Sarmiento. Maraming salamat, Pastor Nep, sa iyo pong pagpapakilala. Isang katuwaan na muling makabalik dito sa Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Ako'y nagpapasalamat at naging maayos ang biyahe po namin kagabi dahil I think few months ago ay nagkaroon kami ng pagkakataon na ma-meet at i-cover si President Duterte nung nagpunta siya sa Socorro. Ay matindi yung aming karanasan. At para kaming mga isda na hinaluhalo sa isang lambat at nahilo kami ng husto. Kaya nanigurado na ako kagabi at uminom na ako ng Bonamin. Sabi ko, mahirap mag-sermon nang nahihilo pa. Pero it's more than 23 years ago po nung makapasyal kami sa lugar na ito kasama pa si Pastor Saldi Estrada. Hindi ko alam kung may mga membro kaming nadalaw dito, lalo na yung mga kamag-anak naming mga Sarmiento. Hindi ko alam, I think bandang bansod sila. Mga kamag-anak ni na Kuya Nilo sa NTUC, ni na Pastor Jesse. Dahil si na Kuya Nilo ay tinuring na naming mga kamag-anak, ay kamag-anak na rin basta Sarmiento. Basta walang buhok ay magkakamag-anak na yan. Ako'y natutuwa rin na makita ang aming mga kaibigang, mga pastor at ang aking membro doon na si Brother Humalon, si Brother Dodong. Mamaya, may kukwento ako dyan. So, ang buong NTUC team po, NTUC Media Team, kasama ng SCLC team, nais ko po silang patayuin para makita nyo muli. Mapalad po tayo dahil itong event natin ito'y kompleto, yung aming team.
buhat sa ating assistant sa communication, si Pastor Ner, yung ating dalawang IT, si Brother Odell, at si Sir, nandito si Sir Busito. Nasa ba sila? Tayo nga kayo para makita yung ating mga kasama, kasama ng taga SCLC. Si Sir Busito ay umiikot dyan at nagpipicture. At isang professor sa AUP, si Sir Win Basamba. Kami po ay nandito maghapon hanggang mamayang gabi, handa upang maglingkod sa ating kapatiran dito. Nais ko rin pong makita personal dahil marami na sa ating mga manggagawa dito ay hindi ko masyadong kilala. Pwede ko po bang i-request ang mga pastor po na nandito sa Oriental Mindoro na kasama natin ngayon? Pwede po ba? Tayo po yung mga pastor po natin. Okay, ilan ito? Ang dinig ko ay parang may siyam tayong district dito. Ito ay apat. Tapos, yung dalawa kaninang kasama natin. Okay, maraming pong salamat, mga kamanggagawa. Ngayon po ay yung mga communication leaders naman po, o kaya yung mga VOP leaders na nandito. Pwede bang tumayo din? Sige po, request natin yung ating mga communication leaders sa mga churches all over Oriental Mindoro. Tayo po. Okay, yung pong mga nasa labas ay pasensya na kayo't hindi masyadong maganda yung view nyo dyan. Pero sa aking, thank you so much po, pwede na po kayong mupo. Ang pagkakwento, nire-request ko sana kung pwedeng lumipat kayo dito sa loob lahat. Pero ang sabi, mas komportable kayo dyan dahil mas malamig daw dyan. Basta ang mahalaga ay kahit hindi nyo na ako makita, kasi total, radio at TV naman ang pinag-uusapan. Ito ay nasa TV, kayo ay nasa radio. So, basta naririnig nyo ang aking tinig ay okay na. Alam kong magiging pagpapala ang ating pagsasama-sama po ngayong maghapon. Katulad ng aking nabanggit, 22, 23 years ago ay nandito kami. Estudyante pa po kami noon ng AUP. At dalawang beses kami pumunta rito eh. Yung isa ay missionary trip for 2 weeks. Yung isa ay nangaral kami doon sa Mansalay. At pagkatapos ng ilang oras na biyahe, natulog ka kahit nakasabit ang isang kamay mo sa top load na jeep, na kapag nakabitaw ka, laglag ka rin. Ay masarap ang paglilingkod. Pagkababa namin doon ay naglakad kami, sinalubong kami ng ilang netibo, dala-dala yung aming mga bag, nakailang balik na sila, kami ay nandun hingal na hingal pa. At pagdating ko doon, nakita ko yung pa ako, merong alkansya na ganito kalaka, kahaba. Nahiwa, pastor, ng bubog. At ilang sandali, hinahanap ako ng mga kasamaan ko, nakita ako doon sa isang sulok. Kahit saan ako pumunta, Pastor Ner, noon, kapag nagmi-missionary kami, may dala akong karayong at sinulid. Nakita ko, tinatahi ko dun sa isang puno. Kaysa sa mapasukan ng maraming putik, ay sinarado ko muna yung hiwa. At talagang masarap at masayang maglingkod dito po sa inyong lugar. Sa pagtatapat at masigasig na paglilingkod ng ating mga leaders at ng ating mga membro, ganito na ang resulta ng ating bilang at sigasig kaganda ang ating mga iglesia. Hindi pa ganito kaganda ang church natin dito sa Pinamalayan, and we praise the Lord for what we have seen and what we have witnessed right now, for the improvement and for everything that has happened because of God's leadings. Amen? Purihin po natin ang Panginoon. Sir, wala pa yung ano ko? Matatapos ako kaagad or either haba yung sermon ko kapag wala yung presentation ko. Ang balita po sa akin dito sa Mindoro, kapag daw po nag-gathering na ganito, ay pinapahintulutan niya yung pastor na mag-sermon hanggang alauna. Tama po ba? Parang mahina yung response ha. Buti na lang, walang relo itong church. Asner ba? Tama ba yun, Pastor? Tama ba yun? 10 to 11?
Kala ko nakaligtas na ako ah. Pero po ang commitment ko sa inyo, hanggat meron pa akong nakikitang nakangiti, kasi nasa communication kami eh. Anong kwenta nung sermon na mahaba kung wala naman kayong matandaan? Okay ba? Anong kwenta ng sermon maraming informasyon kung wala namang transformasyon? So, pipilitin ko na sa tulong ng Panginoon ay maging pakikipakinabang ang ating sama-samang pag-aaral ngayon. Pero dahil taga-union kami, ay pagbigyan niyo kami ng kaunti. At kayo lang kami nakadalaw muli dito sa ating lugar. Basta ipakita niyo lang po ang inyong magagandang ngiti, ay tuloy-tuloy ang ating pag-aaral. Naniniwala pa po ba kayo sa panahon natin ngayon na modernong kapanahunan na kaya pang maglipat ng isang bundok ang ating pananampalataya? Do you still believe that faith can move mountains nowadays? Sa panahon natin ngayon, kaya pa bang gawin ito or mangyari ito sa ating kalagitnaan? Merong isang misyonaryong babae ang wala siyang ginawa kundi sakay yung kanyang lumang sasakyan. Madaling araw pa lang, mag-iikot na siya dun sa kanyang teritoryo. Dalaw, dalaw, dalaw. Medical missionary, kapag may sakit, gagamutin niya. Kapag kailangan ng turuan tungkol sa kalusugan, tuturuan niya. Ginagawa ito ng ating mga pastor. At alam naming masigasig at masisipag ang ating manggagawa dito. Kaya dito isinagawa ang gawain ng AWR. Mamaya pupunta tayo doon. Isang araw sa kanya pong pagdadalaw, biglang tumigil yung kanyang sasakyan. Ay sinilip-silip niya. Siyempre, babae siya, hindi niya naman alam kung anong naging problema. Hanggang sa naisip niya, baka naubusan ng gasolina. Tinignan niya yung gates sa yad nga. So, naghanap siya ng gasolinahan. Eh, malayo-layo pa yung gasolinahan. Hindi niya kayang itulak yung kanyang sasakyan. So, nag-isip siya, paano ko madadala yung sasakyan ko doon? O kaya, paano ako makakuha ng gasolina? Walang dumadaang tao na makakatulong magtulak. So, hanap siya ng malalagyan niya. Wala siyang dalang container. Ang nakita niya, yung arinola, bedpan. Yung kapag po nakahiga ka na hindi ka pwedeng tumayo, yung flat na arinola. Dahil nga ay meron siyang karanasan sa pag-nurse, pag-tulong sa may sakit, kaya may dala siyang ganon. Yun yung kinuha niya. Pagkatapos, dala-dala niya yun, pumunta siya doon sa gasolinahan. Nakiusap siya doon sa gasoline boy. Nang sabi niya, hindi talaga ako makaalis, hindi ko kayang dalhin sasakyan ko dyan, kaya kahit kaunti lang, ilang litro, lagyan mong gas ito para madala ko dun sa sasakyan ko. Siyempre, dahil kilala siya na misyonero, pinagbigyan siya kahit bawal yon. Pinagbigyan siya, nilagyan ng gasolina, tapos dahan-dahan siyang nilakad yung lalagyan na yon papunta dun sa sasakyan niya. Binuksan niya yung lalagyan ng gas, pagkatapos, unti-unti, binuhos niya doon sa kanyang tangke. Maya-maya, doon sa malayo, merong ilang mga kabataan, tatlong kabataan ang naglalakad. Papalapit doon sa sasakyan niya, nung makita siya, nagsimula silang magtawanan. Tingnan mo yung madre, sabi, yung misyonero. Anong ginagawa? Ang sabi ng isa, kapag umanda rin sa sasakyan na yan, sa Linggo, nandun ako sa kumbento, sabi niya. Siyempre po, ang inisip nila kung ano yung nilalagay ng madre, ay alam niyo na yon. Kapag umanda rin sa sasakyan na yan, sabi niya, sa Linggo, nandun ako. Sa panahon po natin ngayon, ang mga tao ay napakahirap kumbinsihin in favor of our church or in favor of our Lord. Hindi natin sila kayang akayin papalapit sa Panginoon
kundi sa pamagitan ng isang miracle. People wants to see miracles. Mga bagay na kamangha-mangha, mga bagay na dakila. Kung pag-uusapan ng doktrina, halos lahat ng relihiyon, Biblia ang pinangahawakan. Ngunit, kapag nakita nila ang isang dakilang bagay, either miraculo sa kanilang buhay o kaya pagbabago sa kanilang karakter o kaya kamanghamanghang bagay sa ating paglilingkod, yun lamang ang tanging paraan upang sila'y tatanggap sa ating Panginoon. Amen? Ang tinutukoy ko pong mga bundok dito, sasabihin ko na yung konklusyon ng aking sermon. Ibabaliktad ko. For the sake ng mga aantoking mga miyembro natin. Para paggising nila, ay busog na sila. Kung makatulog man kayo, at least hindi kayo lugi. Pero gigisingin ko kayo, huwag kayong mag-alala. Talata, nating babasahin. So, ang ating focus sa ating pag-aaral ngayong umaga, faith moves mountain. Ano mang bundok ang ating kinakaharap, kayang ipalipat ng Panginoon. Kung merong imposibleng bagay sa tao, walang imposible sa Panginoon. Amen? Kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay sa kanyang mga nagtatapat na anak. So yun ang buod ng ating pag-aaral ngayong umaga. You are always welcome in our office sa atin pong union sa Pasay. Doon sa third floor po, nandun ang communication department. Welcome kayo na dumalaw doon at makita ang opisina, ang studio ng Hope Channel. We look forward na yung His presence. Pastor, ano? Malay nyo, makapag-record kayo doon or yung ating mga talentado na mga miyembro na merong mga original compositions na mga kanta or merong magandang ministeryo. Marami tayong matatalakay ngayon mamaya. Makikita ninyo where you can help us produce programs for Hope Channel. Narinig po namin, napapanood tayo dito sa Mindoro True Cable at sa GSAT, of course. GSAT, nasa channel 33 tayo sa cable. Depende kung anong channel nilagay tayo ng cable provider. Naka-satellite broadcast po tayo na ito yung nire-receive ng ating mga cable companies. Boom Asia. At meron tayong terrestrial antenna doon sa Antipolo. Ang ating programa ngayon ay maraming mga bago tayong nilalagay doon. Although yung mga classic ay nandun pa rin, pero napakarami nating mga bago programa, especially regarding sa doctrines at spirit prophecy na makakatulong hindi lamang sa atin, kundi sa ating mga tinuturuan. So, binanggit ko na kanina, analog TV, we are on channel 45, and digital receivers, we are on channel 44. GSAT, channel 33. Talata ng ating pag-aaralan, Matthew 17:22. Ulitin po natin, sabay-sabay natin basahin. Matthew 17:22. Ready? Go! So Jesus said to them, ang oras po natin, alas 11 pa lang. Parang inaantok na kayo. Ang isang witness po natin bilang mga Seventh-day Adventists, how we live and how we show our faces po. Yung paraan, alam na natin ito. Pero katulad nung palo, masarap daw ulit-ulitin. kailangan wag nating kalimutan who we are. Itong mga sermon pong mga pinagsasama-sama ko, mga classic at mga kita naming very effective sermons na kailangan ng ating mga membro. Hindi lamang dito sa teritory natin, sa buong Luzon, kundi kahit saan kami pumunta. At by this time, dapat naka-impress na sa ating isipan kung sino tayo, kung ano tayo. Alam na po natin yun, di po ba? The reason why we exist
as a church and the reason why we are still living in this world. Bakit tayo buhay pa sa mundong ito? Bakit tayo kasama sa Seventh-day Adventist Church? Dahil meron tayong mission na kailangang gampanan. Ang Israel po ay tinawag ng Panginoon hindi dahil sila special, kundi dahil merong gawain nais gampanan ng Panginoon nila. Ang Seventh-day Adventist Church ay gayon din. Naririnig na po natin ito. Sana by this time ay nakasiksik na yan. Anytime tayong gisingin, ay alam na natin yan. Ang ating mga senior citizen ay nandito. Praise the Lord for them. Tuloy-tuloy ang kanilang pagiging inspiration sa atin at sa ating mga kabataan. At sila'y masigasig pa rin naglilingkod ngayon. Amen? Sana'y naririnig po ako. Ay, di na lang. Yung ating mga senior ay may mga kahinaan yan. Pero masigasig pa rin kahit saan kami pumunta. Sila ang masigasig pa rin naglilingkod. Ang ating mga elders, leaders of the church, ang ating mga young professionals, ang ating mga kabataan, all of us, tayong lahat ay may gawain at merong responsibilidad and we have a role to play. So, tayo po'y buhay pa sa mundong ito. Kailangang malinaw ito sa atin. We are still alive because we have a mission. Buhay pa tayo. Hindi para kumita at yumaman, kundi para maglingkod sa Panginoon. Kailangan yun ang palaging dumadaloy sa ating buhay, sa ating sistema. Hindi tayo nasa mundong ito para gumising, kumain, magtrabaho, matulog, at yun ang routine ng ating buhay. Whatever we are doing right now, busy man tayo sa ating trabaho, tayo man ay mangingisda, tayo man ay magsasaka, tayo man ay merong negosyo, tayo man ay nurse, doctor, engineer, architect, o kaya naglilingkod sa ibang lugar, anuman ang ating pinagkakaabalahan o pinagkakakitaan, but our main business is to win souls for Jesus. Amen? We praise the Lord dahil kahit saan kami pumunta, dumarami sa ating mga membro, ang ganito ang kaisipan at isinasabuhay. Alam kong dito sa ating church ay ganito rin ang kanilang ginagawa po. And hopefully, there will come a time that every member, everyone, from the children to the seniors, ay ganito ang ating gawain. Maghahanap ng pagkakataon or paraan upang tayo makaakay ng mga tao papalapit sa ating Panginoon. Bago tayo pumalaot doon, tuloy natin ang ating pag-aaral. Saan po matatagpuan ang ating text? Matthew chapter 17 verse 22. Nothing is impossible with God. Meron akong mga ilang quotation na nilagay dito, pero hindi nyo na kailangang basahin. Basta kuhanin nyo lamang ang puntos. Ang mahalaga sa akin ay maintindihan ninyo. Ang pinapaliwanag ko, dito sa context po ng Matthew 17:22, yung mountains na tinutukoy doon ay ang ating mga suliranin sa buhay. Ang mga problema, mga kahirapan na ating dinadaanan. Merong isang may sakit, hinalian ng demonyo base sa context ng talata, pinapagaling ng mga alagad, at hindi nila kayang pagalingin. Dinala nila ito sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ang inyong pananampalataya ay maliit at hindi man kayang paalisin yung sumapi dyan sa bata na yan. Mga kaibigan, mga kapatid ko, ano man po ang inyong pinagdadaanan ngayon, ano man ang mga suliranin na inyong kinakaharap, sa panahong ito, dapat matibay ang ating pananampalataya sa Panginoon. Alam na natin kung saan nakasalalay ang ating buhay. Amen? Alam natin kung sino may hawak ng ating buhay. Now whatever happens, we will remain faithful to God. Mananatili tayong nananampalataya. Kung may sakit ang ating anak, wala tayong pambili ng gamot,
alam natin hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kahit tayo tapat na naglilingkod sa Panginoon, tayong mga pastor, kapag nakaranas tayo ng kakulangan sa ating paglilingkod o sa ating pamilya, alam natin na ang Panginoon at ang magpupuno nito. Naranasan natin yan at alam natin kung anong gagawin ng ating Panginoon on our behalf. Alam ko pong tayong lahat, mga nandito sa loob at sa labas nitong simbahan. By this time, since we are living in the last days, wala na tayong dapat ikaduda. Wala na tayong dapat ikatakot anumang suliranin ang ating kakaharapin. Mabuhay man tayo or magpahinga na sa lupang ito, we are assured that our lives are on the hands of God. Madali itong sabihin, pero hindi ko alam kung meron na sa inyong nakaranas na kamuntik ng nagpahinga sa lupang ito. Nakita ko ang naging karanasan ng aming kaibigang pastor na taga South Central. Nung namatay si Pastor Bepano, naawa ako sa kanyang pamilya. Kaibigan po namin siya. Biglaan, nawala siya, 44 years old. Malapit na rin ako lumampas doon, 43 na ako. Pastor, pagkawala niya, yung pamilya niya, hindi alam kung saan kukuha ng sustento at kung anong mangyayari sa kanyang mga anak na nag-aaral. Pero ngayon ay dalawang trabaho ng asawa niya at maayos na pinapaaral ng SCLC ang kanyang mga anak. Amen? Amen. Hindi man natin makita ang kamay ng Panginoon sa panahon ng suliranin, pero as long as we hold on in faith, malinaw na makiaaninag natin ang plano ng ating Diyos. Napakaraming mga karanasan na yan. Alam kong ang ating mga kapatiran ay marami rin kwento sa mga. Ang pangalawang bundok na nais kong ipaliwanag sa inyo ay hango dito sa writings na ito ni Ellen White. Two things must happen before Jesus comes. Una, of course, alam niyo na yan, sa Matthew 24, verse 14, the gospel must be preached. Alam na natin yon. Kaya tayo nangangaral dahil gusto nating matapos na ang gawain at ang ating Panginoon ay dumating na. Ang pangalawa, kailangan ng karakter ng Diyos makita sa iglesia, sa bawat isa sa atin po. Ngunit, kita natin ang mga suliranin sa mga iglesia dahil maraming mga membro ang hindi pa lubos nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. The reason for all division is discord and difference. Kailangan pa nating maging malapit sa Panginoon upang ang lubos na pagkakaisa ay maranasan ng kanyang bayan. Ang sabi ni Ellen White, this is another mountain po. Ito is kinukonsider na isang bundok na kailangan nating hingin sa pamamagitan ng pananampalataya na alisin ng Panginoon. Amen? Whatever weakness, whatever faults that we have, anumang kahinaan, mga kasalanan na nagiging hadlang sa ating pagkakaisa o kaya tapat na paglilingkod, ay kailangang hingin natin sa Panginoon sa pananampalataya na kanyang alisin. Amen? Kailangan magtulungan po tayo, magsama-sama. Dahil hindi darating ang Panginoon unless ma-reveal sa ating buhay, sa ating karakter, ang kanyang karakter. At dahil sa kanyang pag-ibig po sa atin, ang sikreto ay binigay sa atin. Ang paglilingkod, ang pangangaral, ito yung makakatulong sa atin upang mabago ang ating buhay. Yung writings kanina ni Ellen White sa Christ Object Lesson, when we serve, when we minister to other people, ito ang tutulong sa atin para magkaroon ng pagbabago sa ating buhay. And then we go to the third mountains na nais kong idiin ngayon. Ano yung una?
Ang isang mountain po ay yung mga trials, difficulties sa buhay. Pangalawa, yung mga faults, yung kahinaan natin sa buhay. Yung pangatlo, yung difficulties, mga mountains na tinutukoy ni Ellen White sa ating paglilingkod, sa ating pangangaral. Kapag nakita natin ang isang tao, kung minsan bilang tao ay sasabihin natin, imposible yan na maakay sa Panginoon. Imposible yan na magbago. Nakita mo ang isang tao na puno ng tato, halos makalbo na, uka-uka ang buhok dahil sa dami ng away at basag ulo na kanyang dinaanan. Naglingkod po ako sa Palawan. Merong isang paggising pa lang sa umaga ay ang almusal niya ay gin. At maghapon ay halos lasing siya. Pagkatapos ng dalawang linggong paglilingkod, isa siya sa mga tumayo at nagpas siyang magpabinyag. Dahil yung kanyang anak ay isa sa aming matanda sa iglesia, sabi ko, ano, bibinyagan ba namin to? Natin tong tatay mo? Sabi niya, Pastor, ay nagpasya siya. Isang araw, bago yung araw na yun, ay nagsisigaw siya dun sa labas ng aking tinutuluyan at ang sabi niya, Pastor, patsyon takaw, ang sabi niya, papatayin kita. Sabi ko, ano yung sinasabi niya? Papatayin ka na, Pastor. Pero nung araw na yon, nagpasya siyang tanggapin ang Panginoon. In short po, bininyagan ko. Ilang years ba ako after ko nakabalik doon, isa na siya sa leader ng church kung saan ako naglingkod nung time na yon. Amen? We don't know how the Lord transformed people, but definitely, nothing is impossible to God. Walang imposible sa Panginoon. Anong klaseng tao man yan, anumang gaano ba kalalim, kabigat, kalaki ng kanilang pinaglalabanan, kayang-kayang baguhin sila ng ating Panginoon. Sa aspeto ng suliranin, naging mahirap ang buhay ni Pastor Joel Romero. Nangako ako sa kanya, kukwento ko siya, nasa ba si Joel? Si Pastor Joel po, kaibigan ko yan. Dalawang beses, Pastor, ano, magkasamang nag-voice of youth. Doon sa AUP, nagka-canvas yan. Talagang saluto kami. Napakasipag niya. Para makapag-aral, ay magka-canvas para matugunan ang kanyang pangalan. At kapag pareho kaming walang makain, kami po ay nakatuloy sa loob. Noong first year hanggang third year ko ay naka-dorm kami dahil tinutulungan ako ng mga kapatid ko. Kami lahing mahirap din po. Pero noong fourth year ay talagang walang-wala na. Kaya nagtrabaho ako dun sa isang teacher namin. So kapag oras ng kainan, nakakahiya namang makikain palagi. Lalabas ako, pupunta ako dun sa lugar na tinatambayan nila. Dun sa labas. At kung ano-ano ang kinakain namin. Kung ano lang. Pwedeng sardinas, pwedeng talbos ng kamoting kahoy dun sa labas. O minsan ay dahon ng malunggay. Kung anong maabot namin dun sa kapitbahay. Pero sa tulong ng Panginoon po ay pareho kaming nakatapos at isa siya sa mga masipag nating naglilingkod dito sa Oriental. Amen? Walang imposible sa Panginoon. Kung ang ating suliranin ay patungkol sa ating karakter. Sino bang makukwento ko rito? Meron kaming kaibigan sa Manila Center po na siya ay dumaan din sa bisyo sa iba-ibang klase ng mga kahinaan. At naging mahilig siyang
kumanta ng rock music. Mahaba ang buhok niya at ayaw niyang dumalo sa simbahan. Pero nung nagsimulang maglingkod yung kanyang asawa, ay inanyaan siyang dumalo. Hanggang later on, ay nanguna na siya dun sa praise team, dun sa church na aking pinaglilingkuran. Nagpaikli siya ng buhok. Pagkatapos ngayon ay lumipat sila doon sa South Central. Marami na daw siyang care group ngayon at nangangaral na siya. Walang imposible sa Panginoon. Amen? Kahit saan church po, kahit saan tayo pumunta, we praise the Lord for people who experience change, who experience transformation, who had experienced the joy of serving the Lord dahil sila ay nagkaroon ng personal encounter with God. Marami tayong mga miyembro ngayon. Kahit abala sila sa kanilang trabaho, pero naglalaan ng panahon para maglingkod. Si Brother Dodong, kasama ko yan sa Manila Center. Busy yan sa kanyang trabaho. Si Brother Humalang, baka hindi nyo kailangan Dodong. Eldred, busy yan sa gawain. Pero anytime po siyang tawagin, kapag meron kaming proyekto, either sa Master Guide o kaya sa Media Ministry. Katuwang ko yan na nagsimulang Media son sa Manila Center. At mag-billboard. Kaya kayo dito sa Mindoro ay merong billboard. Later on, Brother Dong, ay nangangarap tayo maging dalawa yan or tatlo. Dahil kagarito ka. At tutulong naman yung ating mga kapatiran sa kailangan natin. At marami tayo pong gustong gawin. At siya ay naglalaan ng panahon sa paglilingkod. Kanina nagsalita si Brother Randy na taga-Oriental. Teacher siya, tama ba? Pero nandito siya at gusto niyang matutupa upang ma-maximize ang kanyang ginagawa, hindi lamang sa pagtuturo, kundi sa paglilingkod. Ang mga kapatid nating taga rito, si Brother Sing Sing Dao, Mar, leader ng Kulpurtor, busy sa gawain bilang Kulpurtor, pero naglalaan ng panahon para mag-akay ng tao papalapit sa Diyos. Si Brother Paulding Tan. May edad na, pero mukhang kabataan pa. Dahil tapat na naglilingkod sa Panginoon. Amen? Habang tayo may buhay at lakas, while we can, habang tayo may pagkakataon, gawin natin po ang ating kaya. Ulitin ko, anuman ang ating gawain, anuman ang ating pinagkakabalaan, ang ating source of income, ito'y ang business po natin, ito yung paraan para tayo mabuhay. But our main business is to win people for Jesus. May mga pagkakataon na inaalaw ng Panginoon ang mga hadlang, either sa kahirapan sa buhay, o kaya yung mga kahinaan natin sa buhay, o kaya yung mga obstacles sa paglilingkod. Pero by faith, kapag pinanghawakan natin ang pangako ng Panginoon, nothing shall be impossible unto you, ang sabi ng Diyos. Because nothing is impossible to me, ang sabi niya. Ang panahon daw po natin ngayon, hindi na panahon na kailangan kalahati lang or partial lamang ang ating commitment. This is the time that it's no longer business as usual. Amen? Hindi na po panahon ngayon na basta-basta na lang, dati na lang, okay na yan. Naglilingkod tayo sa hapon through jail ministry, okay na yan. Meron tayong tatlong square group, okay na yan. Meron tayong limang binyagan, okay na yan. This is the time na hindi na business as usual. Since we have only limited time in this world, konti na lamang ang panahon po natin sa sanlibutan ito.
And at the same time, hindi natin alam kung anong mangyayari sa ating buhay. This is the time na kailangan nating i-maximize. Gawin natin ang lahat ng ating makakaya para tayo'y makapagtapat at para tayo makaakay ng tao sa paanan ng Panginoon. Amen? Amen. Lahat ng ating nakakasalamuha, nakakausap, nagkaroon ng pagkakataon na mabahagina ng mensahe, gawin po natin, i-grab natin ang lahat ng opportunity na ito. This is the time that we need pastors. Pastors who are not just maintenance pastors na i-maintain lamang ang simbahan basta merong Merkulis na simba, Biyernes na simba, at Sabado at AY, okay na. Ngunit ito ang time na we need radical pastors. Pastors who will innovate. Pastors who will use technology. Pastors who will use their talents, the gift that God had endowed to them. Hindi magiging mediocre pastor na basta nakadalaw, nakapag-crusade, okay na. Dahil ubos na ang aking travel allowance. Ngayon ang panahon that we have to do everything we can. Let us remember that we are not working for our leaders in South Central. When we are not working for the leaders in the Union, we are working and serving our God Almighty. Amen! Ang Panginoon ang nakakaalam ng ating buhay at ng ating paglilingkod. At binigyan tayo ng opportunity na makibahagi sa gawain ng pagliligtas. Ang ating mga manggagawa, alam ko dito sa South Central, that's the reason we praise the Lord for our leaders and for our workers. Ang ating baptism at ang ating finances ay gumaganda dahil sa masipag at nagkakaisang paglilingkod ng ating mga manggagawa. Amen? That's the reason why AWR chose this place. Dwayne Mackey, pa Elder Dwayne Mackey, sa yung bagong presidente ng Adventist World Radio. Alam niya, dahil masigasig siya sa pangangaral at paglilingkod, alam niya ang resulta ng gawain dito sa South Central, particularly dito sa Mindoro. Kaya dito niya inilaan ang pondo ng AWR. Maghanda sa pamamagitan ng mga radio ministry, mahigit siyam na pastor daw ang nangangaral through radio at naghahanda sa mahigit 50 pangangaral this coming June. And we need to pray and support this event po. Katulad ng ating mga membrong mga doktor, pagkatapos nilang mag-clinic, nagba-Bible study. Pagkatapos ng trabaho sa hospital, ay dumadalo sa mga crusade. Alam kong dito sa Mindoro, pagkatapos ng hanap buhay, naglalaan ng panahon para sa mga care group nila. Nakalimutan ko yung isang apelido. Mga pamilya po rito na bagong binyag pero naglalaan ng panahon para mag-anyaya na sumama sa mga care group, sumama sa mga ministries, mga jail ministries, mga paglilingkod. We praise the Lord for all of you po. Ang lahat ng inyong pakikibahagi sa gawain, lahat pong ito ay nagkakalakip-lakip, nagkakatulong-tulong upang mabilis na lumaganap ang pabalita dito sa ating teritoryo. Maraming mga tao ang nailalapit sa paanan ng Panginoon. It is time to plead to the Lord to give genuine revival and reformation. So mga kaibigan, mga kapatid ko, hindi natin makakamit ang tunay na revival at reformation. Hindi natin ito, maintindihan po natin ito ng lubos. We can never experience the outpouring of the Spirit or experience real revival and reformation liban lang, hindi po sa pananalangin lang at sa pag-Bible study. Hindi tayo pwedeng pumunta sa isang kwarto o kaya dito sa simbahan, manalangin at mag-aral ng Biblia na yun lang ang ating ginagawa at asking
sa Panginoon na ibuhos niya sa atin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kundi, tayo lumabas, maglingkod, mag-akay ng tao papalapit sa ating Panginoon. That's the time when the churches, ang sabi ni Ellen White, are living and working. Yung mga buhay at naglilingkod na iglesia, ito ang bubuhusan ng Panginoon ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen? It is our privilege. Hindi ito pabigat po, kundi ito'y privilege natin. Gusto nating maging masaya? Maglingkod tayo. Gusto nating maranasan ang tunay na kaligayahan na hinahanap ng maraming tao? Subukan ninyo po. Subukan nyo lang na pagtuunan yung pansin ng isang tao. Magsimula kayo sa ating mahal sa buhay. Ating anak, ating asawa na hindi pa kasama sa pananampalataya. Pagkatapos, siya ay tumanggap sa Panginoon. Bakita nyo, maranasan nyo ang sarap at saya ng makita ang isang tao nagpasya para sa Panginoon. At hindi po ito natatapos doon, kundi ito'y uulit. Maghahanap pa rin tayo, maglulong pa rin tayo hanggang then will come a time. Makita natin ang ating sarili na tayo na ang nangungunang naglilingkod, nangangaral, katawang ang ating pamilya. Amen! We have seen this po sa maraming simbahan, sa ating mga iglesia. Nabanggit ni Pastor Nep kanina, dun sa church na aking pinanggalingan, nagsimula kami na ilang estudyante lamang mga kabataan. Pero there came a time na lahat ng leaders, mga member, busy na mga membro, hindi mo iisipin that they will undergo the training. Pero, isang pangangaral, meron kaming may 30 sa simbahan lang na pangangaral. Mga attorney, mga doktor, mga nurses, sila mismo ang nangunguna sa pangangaral. Hirap na hirap magsalita dahil hindi sila sanay. Pero dahil gusto nilang maranasan na makapagbahagi ng mensahe ng Panginoon. After their 1 month meeting, merong 6, merong 12, merong 30, merong 50 na mga naakay sa Panginoon dahil sa kanilang simpleng paglilingkod. Lalo na po dito sa probinsya, lalo na dito sa Mindoro. If our members, if our leaders will be rightly trained, they will be given resources. Yung galing, yung passion ng ating mga pastor, maitransfer, maibahagi sa ating mga membro. Yung kaligayahan po nating mga pastor sa paglilingkod ay mararanasan din ng ating mga membro. I do believe not far from now, Jesus will come again. Amen! Ang ating kahit saan po kami pumunta dito sa ating teritoryo, I firmly believe Jesus is about to come. Kung sa pangangaral, halos nakikibahagi ang ating mga iglesia, ang ating mga membro sa pangangaral. Siguro dun sa aspeto ng pagbabago ng karakter, unti na lang. Unti na lang. Konti na ang mga membrong nag-aaway-away. Konti na ang mga membrong nagtataltalo. Kung di nakikita namin, nagtutulungan, nagsusuportahan, ipinapakita ang espiritu ng total member involvement. We are helping one another with the ministries, with the care groups, with the evangelism programs that we have. Alam kong ganito rin ang karanasan po natin dito. So, I do believe, I know many of you are also convinced, Jesus is about to come. So sana'y manalangin po tayo, magtulungan tayo. Kapag meron pa tayong kahinaan na nakita sa ating mga pastor, sa ating mga leader, sa ating kapwa membro, ipanalangin po natin sila, tulungan natin sila upang patuloy na makatayo at masigasig na makapaglingkod. Malayo pa naman yung alauna. Pero nakangiti pa naman kayo, kaya tatapusin ko na. Hindi naman tayo abot na alas 12. Eto na, dahil communication po kami, idadrive ko na yung drive namin palagi. Pakinggan nyo itong quotation na ito galing kay Ellen White. It is our duty.
Hindi po ito ano-ano lang. Na ito'y para sa kabataan lang. Ito'y para sa mahilig lang sa camera, katulad ni Sir Win. Si Sir Win Pasamba po ay IT ng AUP. Maraming teaching load din siya. Abala, pagod. Pero yan, araw-araw makita niyong naka-online. Busy sa pangangaral, sa internet, at saan paraan man siya makapaglingkod. Amen? Nagre-record siya ng kung ano-ano, ina-upload sa YouTube, sa Facebook, nagsishare, nagbabahagi. Yung utak niya mamaya, yung ministry niya, malalaman niyo mamayang gabi. Kaya wag na wag po kayong mawawala. Naglakbay po kami ng malayo. At nag-import kami ng mga taong makakatulong sa atin. Nung nasa Palawang kami, hesitant akong ibahagi ng husto yung aming ibinabahagi sa Maynila, sa mga syudad. Dahil Palawan ay probinsya at mahinang internet at puro mga senior citizen yung ibang dumalo. Pero pagkatapos ng training po namin, namangha kami dahil kahit mga senior citizen nagre-record sa kanilang camera, nagre-report sa kanilang mga iglesia. Amen? Kaya nyo rin po yun. At makikinabang kayo sa ating maghapong pagpupulong po ito. It is our duty. Duty po natin. Responsibilidad ng bawat membro ng Seventh-day Adventist Church. This is not only for the pastors, for the elders or the leaders of the church, or even to the communication leaders. It is our duty to employ every possible means to help in the proclamation of the truth. Amen? Kailan po ito? Kapag tayo'y merong bagong cellphone? Kapag tayo nakabili ng isang magandang DSLR na camera? Kapag tayo nakabili ng isang kamerang Sony katulad noon? Kapag tayo dinonetan ng isang magandang projector? Ang sabi rito po, it is our duty. Kailan? Now! Gawain natin ngayon. Dahil limitado ang ating panahon. Dahil hindi natin alam kung buhay pa tayo bukas. While we have the privilege. So whatever we have, anuman ang hawak po natin, anuman ang kaya nating gamitin sa paglilingkod, sa pangangaral, gawin natin ngayon to employ, ang sabi, gamitin. Ginagamit po natin ang public evangelism in witnessing na nakita nating epektibo for so many years. Patuloy natin gamitin yan. Ginagamit natin ang radio ministry, epektibo, patuloy natin gamitin yan. Ang mga care groups, ang house-to-house Bible study, ang friendship evangelism, whatever ministries na ating ginagamit na paraan ng pangangaral, patuloy po nating gawin. Yung ating mga senior, mga layman na nagbabible study, naglalaan ng panahon, alam kong dito sa probinsya, hanggang alas 12, alauna, alas 2, naranasan po namin yun. Na nangangaral hanggang ganung oras dahil sabik na sabik ang mga tao na makarinig ng pabalita. Lalakad ka ng, naranasan ko dun sa Mansalay, natandaan ko na. Meron kaming dinalaw. Dahil interesado siya magpabinyag, siyempre kailangan namin i-clear siya. Sabihin, alamin kung talaga naiintindihan niya na ang doktrina. Naglakad kami ng, I think, 2 bundok, mga nakakadalawang oras na kaming lakad. At malayo pa, hindi pa kami nakaabot. Meron kaming nasa lubong na tao, tinanong namin, saan yung bahay ni ganito? Ang sabi niya, doon po. So iniisip namin, doon na, doon sa nakikita namin. Nakarating na kami doon sa iniisip namin tinuro niya, wala pa rin. Nagtanong na naman kami. Ang tinuro sa amin, doon sa kabilang bundok pa pala. Ngayon pala yung simbolo niyang ganito, isang bundok pala yon. Doon po, sabi niya, gaangat ka palang gano'n, doon sa kabila,
doon yung bahay nung hinahanap namin. Sabi ko, grabe ito. Ah, pero napakasarap maglingkod kasama ang mga membro. Nag-aakay ng mga tao papalapit sa Panginoon. Amen? Ngayon, binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na mangaral. Hindi lamang sa public evangelism, we have been doing that. Kung ang audience natin ay ito, kapag in-upload ni Sir Pasamba, yung record natin ngayon, itong, ano ba, nakalive ba tayo niyan sa Facebook, ate? Yung viewers natin dito, kung ilan man ito, kung 50 man yan or 100, ay doble ang nakinabang ng mensaheng ito na aking ibinagi sa inyo. Amen? Hindi natin alam, masyadong mabilang, makwenta, ang resulta, ang binyag out of these mediums. But God knows, ang mahalaga sa atin, na ibahagi natin ang mensahe. At babalik na lamang ang resulta. Nung una, hindi ako masyadong kumbinsido sa pangangaral sa Facebook. Dahil sa mga sermon ko nga bilang pastor, kasi sa halip na nakikinig ang miyembro, ay nagpe-Facebook kung minsan. Dahil doon sa church namin po ay may internet. So, nagbabasa ng, hindi, hawak ang cellphone, hindi mo alam kung nagbabasa ng Bible or whatever. Pero alam mo na yun, nagpe-Facebook yun. So, siyempre, I'm preaching against Facebook. Pero nung nagkaroon kami ng ganito, binigyan ako ng opportunity ng Panginoon na maglingkod sa ganitong gawain. Bago pa pala, ay merong isang membro nang sabi niya, Pastor, meron akong kaibigan na darating sa ganitong araw, galing ng Australia, binyagan mo. Ito'y na-convert natin, Pastor, dahil sa Facebook. Hindi ako masyadong maniwala, pero nung dumating yung sulat, dumating yung babae, ang pangalan niya, E.G. White. Eleanor G. White. Ang pangalan niya, Pastor. Na-convert siya sa Seventh-day Adventist Church. Hindi ito kamag-anak or nino man ni Ellen White. Nagkataon lang nakapangalan. Pero tinanggap niya ang Panginoon dahil sa Facebook. Ilang linggo lang lumipas, meron pa akong uling bininyagan. Yung isa galing sa Germany, yung isa galing sa New Zealand. Malalayo, Pastor. Marami siyang inaaralan, tinuturuan dun sa kanyang account. Pero ito yung ako personal, kasi ayaw ko magkwento ng hearsay or whatever. Dahil akong nagbinyag sa kanila, I can boldly say this to you. I'm not promoting Facebook. I'm not promoting whatever social media. Pero dahil hindi na namin kayo mapigilan, yung aming mga kabataan at tayo na nandito, might as well. Of course, limited pa rin yan. Kailangan pa rin maglaan tayo mas maraming panahon sa Biblia, pananalangin, paglalaan ng oras sa Panginoon. Sa panahong hindi nyo mapigil ang inyong sarili at sisilip kayo sa inyong mga account para kumustahin ang inyong mga kaibigan. Gawin nyo itong pagkakataon upang makilala nila ang Panginoon sa pamamagitan ninyo. Amen? We need to employ every means to proclaim the gospel. Ang mga masisipag ninyong mga pastor, madodoble ang kanilang napaglingkuran kapag ang kanilang sermon ay inyong nirecord, inyong pino sa YouTube or sa Facebook. Ang pangangaral natin gagawin ngayong June 10, mas maraming makikinabang kung ito'y may re-record, may papublish. Ang inyong mga ministries na ginagawa, ang jail ministry nyo, ang mga care groups ninyo, I think meron akong nilagay dito eh. Ah, ito. Ito po, sabay na ito eh. Sermon, training, maximizing everything we can for the Lord. Ito ang mga picture namin pong kailangan. Yung mga may camera sa inyo, may mga cellphone, kapag meron tayong seminar or ministry, ayaw namin mga picture, yung mga nakatayo na nakaharap sa camera. Ayaw namin yun. Parang firing squad shot ang tawag doon. Ang gusto naming shot, ay yung ang sermon ay yung pastor ay masigasig na nagse-sermon o yung lecturer, pictures of resource person in action, yung talagang hindi siya nakatingin at talagang pinapawisang nagse-sermon. Pangalawa,
reaction shot ng audience. Kung maganda ay kita yung preacher over the shoulder, kita ang audience. Napakagandang mga shot po nun. Reaction shot. Either close-up or group. O kaya yung activities, kung meron kayong jail ministry, picturean nyo yun. Bawal yata ang picture sa jail. Either kung meron kayong feeding program, community service, yung mga habang on action, in action yung mga tao, shotan nyo yun, or either picture ng baptism. I-upload nyo yun sa Facebook. Sa patalan nyo sa ating email. Hindi lamang nakinabang yung mga taong naglingkod at ang kanilang pinaglingkuran, kundi may inspire ang ibang mga simbahan, naghahanap ng ibang ministry kung anong pwede nilang gawin. Yung ating mga pinospo ay may encourage sila, oh, nagawa nila ito, we can do this also. Yung mga resulta nila, madodoble sa resulta sa ibang lugar. Amen? We need to maximize everything we can. I appreciate what Pastor King is doing right now. Nakita ko na hindi siya katulad ng ibang mga ministro. Nakita niya ang opportunity na mag-train ng mga kabataan. Nangarap na magtayo ng iglesia sa lugar ng sigsag na daan. Ngayon, nakikita ninyo ang kanyang mga kabataan na kasamaan. I do believe there will come a time you will see fruits, you will see results, not only in his ministry, but with the people that he had trained. Yung kabataan nating nagturo ng leksyon, akala ko, pastor, baka magaling pa sa ating pastor eh, magturo. Asan ba si Rio? I praise the Lord for you. So you train more young people. Whatever you do, mag-train tayo. Huwag tayong manatiling yung ating talento, yung ating gift ay sa atin lang. That's the reason po, ito yung nagkukonsume sa akin, pastor. Ito yung kumakain sa aking buhay at sa aking isip. Dumating sa puntos ko, pastor, sa isip ko, magre-resign na ako kapag nanatili akong district pastor. Sa aking isip lang po yan, hindi ko sinasabi sa iba. Dahil hindi ko naman kaya mag-resign talaga. Dahil ang pinagpipray ko talaga sa Panginoon, I want to do more for you, Lord. Hindi ako ganito lang. Hindi ako mananatiling nagbibisita lang, naglilid ng Miyerkules, Biyernes. Although nagsimula ako na maglingkod sa isang iglesyang ang membro ay wawalo. Nag-aaway pa yung apat. Ay napakahirap pastoran ng ganung iglesia. Pero yung huling bahagi ng aking pagpapastor, ang miyembro ko ay 2,000. Nagkakaisang lahat. Amen? Sa pangangaral. Nagsimula kaming mangarap na magtayo ng media ministry. Bumili ng gamit na mahigit 1,000,000. Wala kaming pera. After 1 year lang, pastor, yung simbahan, naka-record ang lahat ng services sa maghapon dahil almost 1,000,000 equipment pinrovide ng Panginoon. Amen? Nangarap kaming mag-broadcast sa TV. Tinatawanan ako ng miyembro. Merong isang kapatid tumawag sa akin. I can tell you on this straight from my heart, this, because this is my experience, because I want to challenge my co-pastors and you are leaders, our members, that nothing is impossible to God. Tumawag siya sa akin, pastor, sabi niya, seryoso ka ba? Gusto mong mag-broadcast sa TV? Alam mo ba, pastor, kung magkano ang ano doon? Siyempre, bago ko sabihin yun, may idea na ako. Hindi ko alam kung yung salita niya, kung tinutuya niya ba ako, or ano man. Pero ako po, ay tinanim ko na yun sa isip ko. Walang negatibo sa akin. Walang masamang tinapay sa akin. Yun ang pinagpipray ko palagi. Na kailangan masaya sa paglilingkod, kahit gaano karami ang problema, kahit gaano ang galit sa akin, as long as focus ang aking kung ano yung gusto kong makamit para sa Panginoon at para sa Iglesia, we, as long as may mga sumusuporta, we will do this together. After more than 3 years, Pastor Nep, more than 3 years, gumagastos kami ng 150,000 a month, dun sa broadcast sa Channel 4. Nakaraos ang ministry. Who paid for that? Hindi ako ang nagbayad.
ang Panginoon ang nagbayad noon. Amen? Hindi man namin diretsong nakita ang resulta noon. Basta alam ko, merong isang lalaki nagpunta doon sa Manila Center. Ang sabi niya, Pastor, since nag-broadcast kayo sa Channel 4, sinubaybayan ko na ang programa ni Doug Bachelor. Kinala niya kami kasi yung presidente natin doon, ang one minute na nangangaral doon, ay nag-i-introduction doon, 24 minutes si Pastor Doug at 1 minute ako yung taga-appeal. Kaya kilala nila kami. Sabi niya, nagpasya ako natanggapin ng Panginoon. Kaya nandito ako ngayon, binyagan mo ako. At least meron akong alam na isa na nabinyagan dahil doon. Pero kahit saan kami pumunta sa teritoryo ng Luzon, hanggang doon sa Isabela, hanggang doon sa Cagayan, hanggang doon sa Apari, may nagsasabing sila'y nakinabang, pinagpala dahil sa ministry na ito. Ngayon po, ang Hope Channel Philippines ay napapanood sa buong Asia, sa buong Pilipinas through GSAT, at sa maraming probinsya through cable companies. Mas higit ang naaabot ng mga ministries na ito. And so wala nang dahilan para sabihin nating matagal pang dumating ang Panginoon. Amen? Kung ang Panginoon ay laglaan ng pondo para makuha natin, of course alam ninyo kung magkano natin binili ang franchise ng Hope Channel Philippines. Nakita natin kung paano niya ginabayan, paano natin nakuha yan. And then recently, alam ninyo na kailangang i-renew natin ngayong taon ang prangkisa nito. Kundi, after this year, hindi na tayo makakapag-broadcast. Alam niyo po ba, ng ABS-CBN, hirap na hirap mag-renew ngayon dahil hinaharangan ng gobyerno. Matagal natin itong pinanalangin. Ako mismo kinakabahan kung anong mangyayari sa renewal ng Hope Channel Philippines. Nagkaroon kami ng pagkakataon na makasama. Noong panahong ito'y isa lang sa Congress. Ako'y halos mapaiyak noong panahong yon. Dahil makita mo kung paano nangunguna ang Panginoon. Of course, nagpagod yung ating mga lawyers, ang ating mga leaders, para i-prepare yung mga dokumento na ganito kataas, buhat doon sa sahig, ganito po kataas. Lahat yan sinubmit para talagang walang lusot, walang problema, in fairness to our lawyers and to our leaders. Pin-repair po lahat yan, sinubmit sa NPC, sinubmit sa Congress. Ngayon, ginamit yung ating mga kaibigan na congressman na siya ang nag-sponsor sa Congress. Pinasok sa committee, minungkahi na i-renew for another 25 years yung ating franchise. Merong sumigunta kagad, Pastor. At merong nagmungkahing tanggapin kagad. Pare Dog, ayos ito. Approve kagad. Maya-maya merong isa nagtanong, yan ba ay nagsasubmit ng reportorial requirement ng Congress? Patay tayo dito. Ngayon pala yung congressman na yun, Iglesia ni Cristo. Ay, in fairness naman ang sabi niya, lahat ng mga nire-renew natin ay ito yung tanong ko. Kaya pasensya na sa ating mga kaibigan kasi ay ito yung problema. Renew tayo ng renew, hindi naman nagsasubmit ng report dito sa Congress. Eh kasi po, alam ng mga katulad natin, ang report ay sa NTC lang. Yun ay parang kapag renewal, doon na tayo magsasubmit ng report sa kanila. So, tinitignan ko yung mga lawyers natin para talaga hindi tayo nagsasubmit. Kasi hindi naman talaga kagawian yun. Although madaling gawin. Tapos sinusugan na nung iba, tapos merong nagmungkahay, Pastor, na i-table natin yan. I-table natin. Sabi ko, patay natin. And eh, kami backup lang, taga-pray. Merong isang biglang congressman na sabi niya, mungkay, recess, two minutes. Dahil tayuan. Yung ating sponsor na congressman, nagsimula nang magbubulong. Ganang trabaho doon eh. Bulong-bulong na. Tulungan mo kami.
tutulong-tulong, bulong-bulong. Merong isang pa ito na congresswoman, nakita namin tumayo, bulong-bulong din siya, nagbubulong. Isang naririnig naman namin eh, na tulungan niyo kami. Pag salang, yung mismo yun na nagmungkahi na i-table yung renewal natin, siya mismo nagmungkahi, Pastor. I move that we approve, sabi niya. I will amend my motion. We will approve the renewal of the franchise as long as they will submit the reportorial requirement of Hope Channel Philippines. Carried, ang sabi ng chairman, sabay pukpok, tapos pasok yung ating renewal. Amen? Hindi pa tapos yung istorya. Kasi merong ilang minuto pa ako eh. Tinanong namin kung sino yung babaeng yun na isang nagbubulong-bulong dun sa mga ibang. Kasi ang abot ng congressman natin ay dun sa kabilang side niya lang. Yung babae pala na naglapit-lapit doon, hindi siya kasama ng committee. Isang congresswoman siya sa bandang, I think Osamis, kung hindi po ako nagkakamali. Membro siya ng ibang committee. Hinahanap niya yung committee niya. Alam niya, yun ang meeting. Kaya nung umupo siya, narinig niya yung pinag-uusapan. Sabi niya, parang hindi itong committee ko kasi ibang pinag-uusapan ha. E narinig niya, Hope Channel Philippines of the Seventh-day Adventist Church. Na natili na siya roon, tapos nung narinig niyang parang alanganin, hindi na siya umalis. Kaya nung panahong tinable at nagbulong-bulong, tumulong na siya. After na naaprubahan, lumapit siya sa amin. Sabi niya, Pastor, you don't know me, but I'm congresswoman ganito, and I'm a Seventh-day Adventist. Amen? Ang taong ito'y nakarating doon, hinanda ng Panginoon. Dahil ang sabi po sa atin, ang pinakamahirap lang na bahagi ng renewal ay yung committee approval. Kung hindi po na-approve noon, na-delay na, hindi na umabot dun sa recess ng Congress, baka natapos ang taong ito, hindi tayo na-renew. But after that time, after ilang weeks lang po, ngayon, pasok na tayo sa Congress, tapos na sa Congress, Monday, this coming Monday, nakasalang na tayo sa committee ng Senate. Kaya kailangan namin ang inyong panalangin. And we do believe kung paano tayo ginabayan ng Panginoon sa Congress, sa Senate, ganito rin ang ating maging karanasan. 24 lang. Sa Congress, mahigit 200 ang congressman. Kaya posible doon kung may haharam, doon na. Kasi nandun marami iglesia at yung mga ayaw sa ating broadcast, kung meron man. Sa Senate, 24 lang po sila. Pinuntahan namin kahapon si Senator Villar, Cynthia Villar. At sa provision din ng Panginoon, yung kanyang PA, kaklase ng ating abogado. At talaga sabi, wala kayong dapat alalahanin dahil tutulungan namin kayo dyan. Ang chair ng committee sa Senate, si Senator po, na kaibigan din ng ating iglesia, ng simbahan. I do believe it is the Lord who had entrusted this ministry to us, and consider it done. The franchise will be renewed for another 25 years. We consider this already approved for another 25 years. If Jesus will not come yet, we will continue on proclaiming the gospel for another 25 years. Amen? Amen. Praise the Lord. So mga kaibigan, mga kapatid, kailangan po namin ang inyong support at panalangin. Anumang talento, anumang gift ang meron kayo, gamitin natin lahat para sa pangaral, paglilingkod. Alam ninyo, ang Panginoon ang mag-i-impress po sa inyo kung saan kayo makakatulong, kung saan kayo papasok sa pagsulong ng ating gawain. Ito'y halimbawa ng mga siyat naming hinihiling sa inyo to inspire other people with what we do and activities na ating ginaganap ay gawin natin, lalo na yung mga kabataan natin na mahilig sa pagpipicture, instead na mag-selfie kayo,
ay ministry shots ang gawin ninyo, and then you send them to us. Yung caption, balik ko, kaya pa bang bumalik nito? Ito, yan po. Lagay niyo lang kung sino yung nagsasalita or yung event. And then kung ano yung activities, yung date. And then kung sino yung nagsiyat, kung kayo yon. And then you use the hashtag CLC News o kaya NPUC News. Of course, yung ating mga kabataan alam ito, hashtags, ano po. So ilagay niyo yung number sign, kung ano man ang caption ang inyong nilagay, idugtong niyo lang itong hashtag na ito, matitrace namin. Kung gagamitin niyo man yung account ninyo para hindi niyo na isipin yung ibang account, kung alam niyo yung account ng SCLC or NPUC, masaya kami kapag doon yung pinos. Or senior sa amin, tinag kami. Or kung sa inyong sariling account, doon yung ipopost, or sa church, or whatever ministries that you have, use the hashtag SCLC News, ay masusundan po namin yan lahat. At mas maraming mga tao ang makikinabang pagpapalain sa ating mga ginagawa. Ano po yung unang talata na gusto naming matandaan ninyo kanina? Matthew 17:22. Nothing is impossible with God. Amen? Amen. Pangalawa, Ephesians. Ito yung binasa kanina na ating kasamang pastor. Chapter 3, verse 20. Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. God can do anything. Amen? Kayang gawin ng Panginoon ang lahat. Far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dreams. He does it not by pushing us around but by working within us. His Spirit deeply and gently within us. Ano mang bundok po ang sa isip natin, hindi natin kayang akyatin. Ito man ay kahirapan, ito man ay suliranin, ito man ay kahinaan sa ating buhay o sa ating mahal sa buhay, o kaya ay hadlang sa ating paglilingkod o sa ating pangangaral. God is telling us right now, God, He can do anything. In behalf of His church, in behalf of each one of us, God bless us all po sa umagang ito.
Tayo pong lahat ay tumayo sa panalangin. Aming kayong pinupuri, Panginoon, dahil sa inyong kabutihan sa aming mga buhay. Binigyan kami ng karapatan na maging kabahagi ng inyong iglesyang ililigtas. Ngunit kasabay nito, Panginoon, pinaalala niyo sa amin na meron kaming responsibilidad. Habang kami nasa mundong ito, hindi lamang kami kailangan magtapat sa inyo, kundi gamitin ang aming buhay, lakas, tinatangkilik, lahat ng inyong pinagkatiwala sa amin, gamitin namin sa pagtatapos ng inyong banal na gawain. Kaya Panginoon, sana'y kaming lahat tulungan ninyong magamit ang aming buhay at lakas upang makaakay pa ng mga tao papalapit sa inyo. Kaya ngayon, Panginoon, bilang ministro, aking tinataas ang aking kamay, simbolo ng inyong pagpapala sa inyong bayan, ilapat ninyo po ang inyong kapangyarihan, ang inyong banal na espiritu sa bawat isa sa amin upang patuloy kaming makalakad sangayon sa inyong kalooban at magampanan ang gawain niyong binigay sa amin. Ito pong aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. We have this hope that burns within our hearts. Hope in the coming of the Lord. We have this faith that Christ alone imparts. Faith in the promise of this world. We Sabbath.